ng asawa? Teka, saan kaya ang lugar na ito? At bakit konti ang lalaki? At bakit din kaya napila ang mga babae para magkaroon ng asawa? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Merong halos 200 bansa sa buong mundo. At bawat isa nga dito ay may kanya-kanyang katangian at kanya-kanyang lengguwahe. At iba-iba rin ang kanikanilang mentalidad at kultura. At bukod pa dito, dahil nga magkakaiba ng bansa, ay malamang sa malamang hindi rin pare-pareho ang kanikanilang kinagawi ang tradisyon. Kaya naman sa video na ito, ay tatalakayin natin ang mga bansa may kakaibang kinagawian at tradisyon. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya, simulan na natin! Shani, Singapore. May ilang bansa sa ating mundo na kinaugalian na hindi mag-lock ng pinto. Ito ay sapagkat ang mga lugar na nga na ito ay mababa ang crime rate. At ang isa sa mga lugar na tinutukoy ko dito ay ang village ng Shani, Singapore na makikita sa India. Dito ay hindi uso ang mag-lock ng pinto at ang mga bahay pa nga dito at miski mga building pa nga dito ay kalimitan ay walang mga pinto. Ito ay sapagkat panukala nga ito ng kanilang tagabantay na mas mainamaan niya na huwag nang ilock ang kanilang mga pinto. At kung sakali mo na mayroon magtangkang magnakaw sa village na nga na ito, eh sinisigurado naman ang mga tagabantay na papatawan ito ng malupit na parusa. Ang galing no? Ganun pa man, naniniwala nga ang mga taga rito na napaka-epektibo ng kanilang ginagawang tradisyon. At ayon pa nga sa mga dalubhasa, isa loob ng 400 years ay ni isang beses ay walang naitalang krimen na nakawan dito. Bengkala. Sa lugar na ito ay halos 5 million na turista ang napupunta rito taon-taon. Suki nga ito ng mga turista sapagkat katamtama lang ang klima dito at sabayan pa ng mga malinaw at malinis na dagat. At halos lahat ng mga turista nga dito ay nag-uusap gamit ang wikang Ingles. At alam naman talaga natin na ang wikang Ingles ay ang ating international language. Pero mayroong ibang mga turista nga dito na nagsasalita ng opisyal na wika ng bansa. At ito nga ang wikang Indonesian. Pero ang pinakamalupit nga dito ay sa mga gubat ng isla ay nakatira dito ang kakaibang komunidad. Isa itong pamayan kung saan marami ng henerasyon ang dumaan dito. At nakakabilib pa nga dito ay ang kanilang paraan ng pakikipag-usap sapagkat sa lugar na nga na ito ay hindi sila nagsasalita. Bagkos ay sign language lamang. At ang ganitong paraan nga ng kanilang pakikipag-usap ay tinatawag nilang katakolok na kapag tinranslate mo ay death talk ang ibig sabihin. At ang nangyayari nga lang ito sa loob ng kanilang border. Ganun pa man, ay sign language na kanilang ginagawa, itangis sila sila nga lang ang nakakaunawa. Ang galing no? At makikita mo nga ang lugar na ito sa Bengkala. At kaya ito binansagan ng death talk sapagkat karamihan sa mga nakatira dito ay puro bingi. At marami rin mga sabi-sabi na marahil sinumpa ang lugar na ito kaya halos lahat ng tao dito ay puro mga bingi. Pero sabi ng mga scientifico na isa daw itong karamdaman na kung tawagin special geographically centric recessive gene. At itong araw ang naging dahilan kaya nagpasa-pasa na ang kanilang mga kapansanan mula pa noong unang henerasyon. At ang malupit pa dito, tinuturo nga nila ito sa kanilang paaralan. Kung baga isa na nga ang sign language na ito sa kanilang pangunahing paraan ng pakikipag-usap. Wang Lu. Kung nakanood ka na nga ng palabas na Rapunzel, ay marahil sumagi na rin sa isipan mo kung totoo ba na meron taong ganong kahaba ang buhok. At ang palagay nga ng ibang tao dito, pwede naman. Depende raw sa pag-aalaga ng buhok. Pero sa lugar ng China, ay meron ditong mga tao na binibigyang sobrang importansya ang kanilang buhok. At pakikita nga ito sa bayan ng Huang Lu, kung saan ang kanilang tradisyon ay magpahaba ng buhok. At sinasagawa nga nila ito daan-daan taon na ang nakakaraan. At ang mga tao pa nga rito, simula bata pa lamang sila ay nagpapahaba na ng buhok. At ang matindi pa sa buo nilang buhay ay isang beses lang dapat silang magpagupit. At ayun nga ang araw na sila'y handa ng magpakasal. At kapag sila'y nanganak naman, ay kinakailangan nilang maglagay ng dalawang hair extension. Ang isang hair extension ay nanggaling sa regalo sa kasal. At ang isa naman dito, inagmula sa naglagas na hibla ng mga buhok ng dalaga pa siya. Ganun pa man sa lugar na kasi na ito, ay ang mahabang buhok ay nagpapakita ng kagandahan, magaling sa pera, at pampahaba ng buhay. At kaya humaba ng gusto ang kanilang mga buhok ay dahil tinuturo nga sa kanila ng kanilang ina ang tamang paraan ng pag-aalaga. At isa na nga dito ang paghugas ng buhok gamit ng special na fermented rice water. Grossen Manowi. Isa itong maliit na nayon sa Nebraska. Sa sobrang liit nga ng gross na ito, ay dalawang tao lang ang nakatira dito. At sila sila Mike and Mary, mga negosyante. At sa Manowi naman, kanilang kapitbahay na nayon, ay nakakagulat na isang tao lamang ang residenteng nakatira dito. At siya naman, si Elsie Isla. Si Elsie Isla ang mayor dito. At sila Mike at Mary naman ang mga residente.
Santa Cruz del Islote. Nung sa kanina ay nakita nga natin ang dalawang residente sa napakalaking lugar, ay ngayon ay puntahan naman natin ang Santa Cruz Islote. Kung saan ay sobrang siksikan dito na pwede mo nang kakihalin tulad sa Makati pero times 4. Isa itong napakaliit na Caribbean island kung saan ay halos 1,200 na tao ang nakatira dito. At sa sobrang liit nga nito ay pwede mo itong ikumpara sa dalawang soccer field. Pero ang maganda dito ay pinapanatili ng mga tao dito ang kaayusan. At dito ay meron lang isang eskwelahan, dalawang tindahan at isang restaurant. At wala nga rin mga polis dito sapagkat halos lahat ng mga tao dito ay magkakakilala. At dito noon ay walang kahit isang bahay dito. Hanggang ginawan ito ng maliit na kubo ng mga isda para pahingahan. Hanggang isang araw ay marami nang gumaya dito na nagsitayuan na rin ng kanika nilang mga bahay. Geoturd. Ang Geoturd ay klimitang tinatawag ng Dutch Venice o di naman kaya Venice of the North. Ito ay sapagkat wala kang kalsada sa lugar na ito at tanging bangka lamang ang kanilang pangunahing transportation patungo sa iba't ibang lugar ng Geoturd. Meron naman ditong kapirasong daanan pero para lamang ito sa mga nagbibisikleta. At sa kabila pa nga nito ay dinadayo pa rin ito ng mga maraming turista para nga naman kanilang masilayan ang makulay na tanawin at para na rin masubukan nila ang dekoryenteng bangkang lumilibot sa naturang lugar. Kamikatsu. Alam na nga ng mga tao rito kung gaano kahalaga ang maging malinis sa paligid. Kaya kabilang nga ang lugar na ito sa sinasabing successful pagdating sa kalinisan at kaayusan. At ang bayan na nga na ito ay pinapatakbo lamang ng otoridad. At ang tangin nilang kampanya ay zero waste at sinimulan nga nila ito noon pang taong 2003. At sa lugar na nga na ito ay responsable ang mga tao para sa mga basura. At hinihiwalay pa nga nila ito at tinalagay nila sa 45 na kategorya. At kaya nila ginagawa ang mga ito para mabilis nilang malaman ang dapat i-recycle na basura. Pero sa una ay naging mahirap ito para sa kanila pero sa kalaunan ay naging habit na nga nila ito. Dahilan para 85% ng kanilang mga basura ay kanilang nire-recycle. At sila pa nga nakapag-inspire sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanilang ginagawa. Ang galing, no? Oros Island. Kung nakita mo na ang unique na lawa sa South America ay maswerte ka. Sapagkat ito lang naman ang border sa pagitan ng Peru at Bolivia. Pero sa isla na nga na ito ay meron silang kakaibang bagay na masasabing kakaiba talaga. At ito ang kadalang island, movable, na ginawa ng tao. Noong unang mga panahon pa nga ay mga sinaunang tribo ang nakatira dito. Sila'y gumamit ng tuyong tambo para makahulma ng lumulutang na platform. At ginamitan pa kanila ito ng straw para sa mga bahay. Sobrang hirap kung iisipin pero ang malupit dito ay noong unang panahon pa daw ay nanatili itong sagrado para sa mga tao. May mga ibang tao pa nga dito na lumipat na ng bahay pero meron pa rin mga naiwan dito sila yung mga tunay na deboto o napaka-loyal sa kanilang tradisyon. Iplantry. Ang pagsilang ng mga babae ay tinuturing noon na masamang palatandaan sa mga sinaunang kultura. At hanggang sa ngayon, ang ilan sa mga Asian country ay tinuturing pa rin ang mga kababaihan na pabigat sa buhay. Ganoon pa man sa lugar ng Iplantry ay nag-decide na labanan ng ganitong mentalidad. At alam mo nga dito ay namatayan ng anak na babae dahilan para magbuo siya ng tradisyon noong 2006 kung saan sa kada silang ng batang babae ay sila'y magtatanim ng 101 ng mga puno. At ginawa nga raw nila ang mga ito dahil ito daw ay good luck. At nanatili ang ganitong klaseng tradisyon sa loob ng 15 years. Kaya naman sa ngayon, 10,000 mga puno na ang meron at patuloy pa itong dumadami. Dongguan. Ang syudad na ito sa China ay nakilala dahil sa mas madaming babae dito kaysa sa mga lalaki. At dito okay nga lang sa kanila na mag-date ka ng iba't ibang babae. Pero malupit dito, gumagawa ng kakaibang paraan ng babae para hindi na mawalay pa sa kanya ang lalaki. Ano kaya yun? At sa lugar pa nga na ito, ay iba't ibang babae na nakakarelasyon ng isang lalaki. At pare-parehas pa nga silang nakakatikim ng pagmamahal by schedule. Pero sa kabila nito, ay halos lahat ng babae dito ay dayo galing ibang lugar sa China. At naparito lamang para magtrabaho. Kaya naman siguro darating ang panahon na magsasawa rin sila at uuwi rin sila sa kanilang tunay na lugar. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.